ng NBI na maaring sa katapusan ng Pebrero ay maiaakit na sa DOJ ang mga reklamo ng mga sinasabing na scam ng mga investors ng flex fuel. Ayon kay NBI spokesperson Attorney Giselle Dumlao, kailangan pang dumaan sa evaluation ang mga complaints saka ito uusad sa legal department ng Bureau. Right now, kinukompleto namin lahat yung mga evidence, ano, and we will be completing our investigation report, and then we will be forwarding it to the legal division for evaluation, and then for eventual filing na sa prosecutor's office. Right now kasi may mga 50, more or less 50 na complainants na, and may mga dumarating pa. So it's possible na yung mga nakompleto na natin na mga cases na buo na, meron ng mga ebidensya, yun muna yung unahin natin i-file. Ayon pa kay Dumlao, ang DOJ prosecutors na ang susuri kung may probable cause ang mga reklamo. Hindi rin daw nila kayang sabihin kung malakas ang hawak na reklamo ng mga complainant laban sa aktor. Syndicated stampa at paglabag sa Security Exchange Commission ang ilang reklamong inahay ng mga investors sa NBI laban sa flex fuel. Magandang araw mga kababayan! Welcome na naman sa aking channel! Ito pala sa aking mga subscribers, viewers, silent viewers. Sana'y nasa mabuting kababayan kayo. Sana pagkakas kayo ang support sa channel ko. So, hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please naman po mag-subscribe and hit the notification bell para update sa kayo sa mga uploads ko. Maraming salamat! Manzano na sumipot sa pagtinig ng National Bureau of Investigation o NBI araw ng Lunes na may kinalaman sa multi-million flex fuel scam. Representante lang ni Manzano ang dumating sa NBI at tumanggi itong sumagot sa mga tanong ng media. Napag-alaman na wala ding anumang salaysay na isinumite ang kampo ni Manzano. Maging ang iba pang tawid sa scam na si Aldefonso Medel, ang sinasabing presidente ng Flex Fuel Petroleum Corporation at iba pang opisyal nito, no show din. At tanging mga representante at abogado lang ang humarap sa NBI. Giit ng mga ito, hindi tawid sa pang-i-scam ang kumpanya. Flex Fuel is not involved in any scams and our documents will attest to this thing. So, as of the moment, we're still collating all documents, but rest assured that our clients will be fully participating in the investigation. Bago ang pagdalo ng mga legal counsel, dalawang sapina ang pinadala ng NBI para maobliga silang humarap. Sa pagdinig, halos nasa 20 complainant ang dumating sa NBI. Ayon kay Chinky, itong tumatay yung leader ng mga complainant, tumabot na sa 80 ang mga nagre-reklamo ngayon sa NBI laban dito sa flex fuel. Isa rito ay ang dating OFW na ito na tumanging ibigay ang kanyang pangalan. Ayon sa kanya, dalawa sila ng kanyang ina na nabiktima ni Luis Manzano. Bilang OFW po ako, syempre yung investment na nilaan namin doon ay para sa pamilya namin. Syempre, nagpakahirap kami sa abroad para darating yung time na uuwi kami dito na meron kaming pamapagkukuhanan kahit wala na kami nasa abroad. Tapos yung ang masakit pa dito, yung mother ko, kasama ko rin po dito sa Flex Fuel, part of his of her retirement, in-invest niya dito para kahit papano sana makatulong aside from din sa makukuha niya sa GSIS niya, additional pa rin sana ito. Pero yun nga, nawala naman na eh. Sa Shinki, nagkakalaitin ang muling humirit ng 15 araw na extension si Manzano at iba pang tawid sa scam para sumagot sa mga reklamo. Hindi lang naaayo dahil bakit kailangan pa nilang humingi ng 15 days grace period para saan? Kasi ang NBI kasi hindi po siya judicial body na para mag-submit ka ng counterclaim, mag-submit ka ng pleadings mo, mag-submit ka ng ano-anong dokumento. Kasi hindi naman yung NBI ang mag-aaral kung ano yung extent ng iyong mga documents. Doon naman po sa court sinasubmit yon. Ang role kasi ng NBI is just to investigate, just to review all the documents and file it to the prosecutor's office. Eh nakakapagtaka lang sa mga lawyers nila na si Medel, lawyer ni Zoilo, lawyer ni Manzano, lawyer nung Ann Gaviola, lawyer nung ibang consultants na humihingi sila ng 15 days, which is awkward.
Sinabi naman ng NBI na maaring sa katapusan ng Pebrero ay maiaakit na sa DOJ ang mga reklamo ng mga sinasabing na scam ng mga investors ng Flex Fuel. Ayon kay NBI spokesperson Attorney Giselle Dumlao, kailangan pang dumaan sa evaluasyon ang mga complaints saka ito uusad sa legal department ng Bureau. Right now, kinukompleto namin lahat yung mga evidence, ano, and we will be completing our investigation report, and then we will be forwarding it to the legal division for evaluation, and then for eventual filing na sa prosecutor's office. Right now kasi may mga 50, more or less 50 na complainants na, and may mga dumarating pa. So it's possible na yung mga nakompleto na natin na mga cases na buo na, meron ng mga ebidensya, yun muna yung uunahin natin i-file. Ayon pa kay Dumlao, ang DOJ prosecutors na ang susuri kung may probable cause ang mga reklamo. Hindi rin daw nila kayang sabihin kung malakas ang hawak na reklamo ng mga complainant laban sa aktor. Syndicated staffa at paglabag sa Security Exchange Commission ang ilang reklamong inahay ng mga investors sa NBI laban sa Flex Fuel. Inipon ko yung pera, tapos bigla lang mawala. E paano na lang yung kinabukasan ng mga anak ko? Ginaitago ng complainant na si Jinky Santa Isabel ang sama ng loob laban sa kumpanyang pinagkatiwalaan ng inipong pera. Ang ininvest kasi niya sa kumpanyang Flex Fuel sa halip na kumita ng malaki gaya ng pangako na wala raw na parang bula. At ang nakaumpisi raw sa kanya na mamuhulan ang endorsement ng aktor at host na si Luis Manzano na umano'y co-owner at chairman ng kumpanya. Itong company ko, Flex Fuel, ako yung chairman owner dito. Ako mag-invest kayo dito, maganda yung magiging result ng income ninyo. Kaya sigurado, dahil ako ito, Luis Manzano ito. Kaya agad-agad po ako nag-deposit. So hindi ako nagduda, nag-trust ako sa kanya at inilagak po yung aking pera para... Ako, yung mga little things, di ba? Ako... Vice ganda isa rin pala sa na-scam ng TV host na si Luis Manzano. Hindi pa rin nga tumitigil ang usapin ngayon tungkol sa TV host na si Luis Manzano matapos nito mang-scam ng milyon-milyong pera sa ilang mga netizen. Mahigit 15 tao na OFW ang lumabas at nagsumbong sa NBI tungkol sa pag-invest nila ng pera sa Flex Fuel Company na kahit piso ay walang napabalik sa kanila. Hindi sukat akalain ng lahat na magagawang mang-scam ng TV host na si Luis Manzano. Gayong pinagkatiwalaan nga siya umano ng mga investors matapos nito magpakilala na isa siya sa chairman of the board ng Flex Fuel Company. Sadyang hindi ka panipaniwala ang nga pangyayaring ito ngayon, maraming mga investors din dito sa Pilipinas ang nagtiwala kay Luis Manzano kaya't nag-invest ang mga ito ngunit na scam lamang din sila. Ngayon na ay patuloy na iniimbestigahan ng mga NBI ang kasong ito na kinakaharap ngayon ni Luis Manzano. Kahapon February 10, naglabas na ng subpoena ang National Bureau of Investigation o NBI laban sa aktor at television host na si Luis Manzano. Kaugnay sa umano'y pagkakasangkot nito sa Flex Fuel Petroleum Corporation investment scam. Binanggit ng NBI sa isang panayam sa telebisyon nitong Biyernes, naisilbi na nila ang subpoena sa bahay ni Luis Manzano sa Taguig City bilang tugon na rin sa isinampang reklamo ng mga investors laban sa aktor at sa iba pang opisyal ng kumpanya. Idinahila ng NBI, nais nilang makuha ang paliwanag ni Manzano at iba pang opisyal ng korporasyon kaugnay sa usapin. Nauna nang inihayag ng isang ginang na nagnangalang Jinky Santa Isabel, na namuhunan umano siya ng halos 4 na milyon upang maging co-owner ng dalawang Flex Fuel Gas Station noong 2020. Pinangako anumano siya nakikita ng 140,000 pesos kada tatlong buwan. Gayunman, nasa 90,000 pa lamang umano ang natanggap niya simula 2021. Apela nito sa kumpanya, ibalik na lamang ang kanyang puhunan at hindi na siya maghahain ng kaso. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Susi sa tunay na kalayaan.